si awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taon ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-iwang tatas natin. Bayang pagsiawit na bayan, pinagpala ka, takilang biyayang pangako niya, sumilay na. Takilang mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga kapatid po nating sumusubaybay sa pamamagitan ng live stream sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa araw ng linggong ito ay pinaaalalahanan tayo ng tunay na hamon ng pagiging Kristiyano. Ang paniniwala sa Diyos, subalit sinasabuhay ang paniniwalang ito, hindi lamang sa pag-aabang sa susunod na buhay, kundi sa pagpaparamdam at pagramdam mismo ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lahat, Panginoong Hesukristo,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay,
Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula noon ay marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa mga sumusubaybay sa atin sa kanilang tahanan at sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga opisina, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, muli po isang mapagpalang araw sa inyo. Kayong mga Katoliko, naniniwala kayo sa isang Diyos na hindi nyo nakikita, sa isang Diyos na wala naman tayong kahit anong pruweba, pero nakakapit ang inyong buhay sa Kanya. At kayong mga Katoliko, sa lahat ng paniniwala ninyo sa Diyos, bakit parang hindi nagbabago ang inyong mga buhay? Mga kapatid, ganito po yung mga madalas na naririnig natin, at ako, naririnig ko rin, no, bilang isang pari, sa na parang paratang sa atin bilang mga nananampalataya. No? At sa isang banda, sa totoo lang, ito ay mga tanong na hindi rin natin maiiwasan. Dahil nga bahagi ng ating pananampalataya na itong Diyos na ito ay talaga namang hindi natin makikita, pwera lamang sa pagpapakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, pagtulad sa Kanyang awa, sa Kanyang kabutihan, ay doon lamang natin makikita yung Kanyang katotohanan. Pero sa isang banda, totoo rin naman yung sinasabi na bakit nga ba, no? Sa lahat ng ating mga dasal ng debosyon, sa bawat sulok ng ating lungsod, ng ating mga bayan, may simbahan, may mga dasalan, pero bakit parang hindi nababago ang ating buhay? Bakit kaya hindi pa rin
nananaig, hindi pa rin nagiging bahagi ng ating buhay, iyong kabutihan at awa ng Diyos. Na para bang yung ating paniniwala, nandun lang hiwalay, nasa simbahan, nasa altar, nasa debosyon, nasa rosaryo, pero pagtapos na yun, ibang salita na ang lumalabas sa ating mga bibig. Mga nakakapanakit na. No? Iba na rin ang pamantayan natin sa buhay, hindi na Diyos. Madalas sa madalas, kapangyarihan, pera, na para bang wala nang ibang buhay kundi ito. Sa ating mabuting balita ngayon, mga kapatid, nakita natin yung ibang mga tagasunod ng Panginoon. Nahihirapang tanggapin ang turo ng Panginoon Hesukristo bilang Mesiyas. Inaasahan nila na ang bababang Mesiyas mula sa langit ay darating bilang isang hari na tutupukin, tatalunin ang mga sumakop sa bayang Israel. Palalayasin ang mga kaaway, huhusgahan kung sino ang matapat sa bayan ng Diyos, matapat sa mga salita ng Diyos. At sa kaharian, papapasukin ang mga matatapat, palalayasin ang mga hindi tapat. Pero anong tinuturo ni Jesus? Hindi siya hari. Ang kanyang kaharian ay hindi lamang dito, kundi magiging ganap sa susunod na buhay, magiging ganap sa pakikipagkaisa ng tao sa Diyos. At ang daan dito ay hindi karahasan, hindi padamihan ng kayamanan. Subalit yung pagmamagandang loob at pag-aalay ng sarili na kahit tayo'y maparusahan dahil dito, ay patuloy pa rin tayong nagiging tapat. Handa ba tayong tanggapin ang turong ito sa ating mga buhay? Handa ba tayo na tanggapin ng buong buo yung ating pananampalataya? At alam natin na yung ating pananampalataya hindi lang nananatili sa pagdarasal, hindi lang nananatili sa pagsisimba. Bagkos, kung ano man ang ating tinanggap na salita, sinasabuhay sa araw-araw. Nakikita kung gaano kabuti ang Kristiyano o kung paano niya natanggap ang mensahe ng Diyos sa kanyang sariling kabutihan sa kapwa. Sa kanyang pagiging tapat na sa lahat ng pagkakataon, ang ninanais ng Diyos para sa atin at sa kapwa ang nauuna. Hindi nga, mahirap nga ba talaga? Na totoo, nandun po yung hirap. Kasi, ibig sabihin nun, kahit yung ating mga practical na bagay sa araw-araw, sa pagising, anong gagawin, anong mga mahalagang bagay yung ating pagtutuunan ng pansin, lahat ng mga bagay na yun, sana sumasalamin yung pananampalataya natin. At bilang mga taong tapat sa kaharian ng Diyos, hindi lang tayo tumitingin sa susunod na buhay, pero alam natin na yung kagustuhan ng Diyos sa langit ay nangyayari din sa lupa. Na pinaghahandaan na natin yung langit na ating pinapangarap sa pamamagitan ng pagpaparanas ng langit dito sa lupa. At hindi langit bilang ginhawa at sarap, pero yung iba naghihirap. Iyong napararamdam natin sa ating araw-araw na gawain sa ating kapwa na mabuti ang Diyos at siya'y buhay. At siya'y nananatili at nananahan sa bawat isa rin sa atin bilang nananampalataya. Kaya pinapakita natin sa ating kapwa kung gaano kabuti at kung gaano mapagmalasakit ang ating Diyos na may pangarap din sa atin ng isang magandang buhay, hindi lang dito, kundi pati na rin sa hinaharap.
Yan po ang hirap ng pagiging Kristiyano. At sana po ay tanggapin natin nang may pagkilala na tatanungin tayo ng Diyos sa bawat sandali, iiwan mo ba ako para lang mas maging maayos ang buhay mo? Iiwan mo ba ako para lang masabi mo sa sarili mo na nakaangat ka sa iba? Pero anong sinabi ni Simon Pedro? Nasa inyo po ang salita ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po yung ating pananampalataya ay maisabuhay natin. No? Hindi lang tayo nagdarasal ngayong pandemya na sana tayo'y maprotektahan, na sana tayo'y maging ligtas sa COVID. Pero may mga paraan po. Bahagi ng ating pananampalataya, yung protektahan ng sarili at iba. May bakuna, may pagsunod sa health protocols. Hindi natin pwedeng sabihin na nasa isip at panalangin natin ang ating kapwa kung hindi tayo nagsisimulang magdamayan at kilalanin na kapag hindi tayo nagtulungan, may mamamatay at magugutom, may maghihirap. Hindi natin pwedeng sabihin na sa huli ay tayo'y mga taong nagsusumikap sa langit kung ang ating lipunan ay iiwan na lamang natin sa mga makasarili. Na sana kahit papano, yung awa at kabutihan ng Diyos, yung paggalang sa kanya, sa kabutihan ng tao at sa kanyang halaga ay pinakikita natin sa araw-araw na buhay at sa ating mga pagpapasya. Kaya bahagi rin po yung hindi lang pagpaparehistro para sa eleksyon na atin pong pinapaalalahanan lagi, pero pati na rin po yung ating pagsusumikap sa araw-araw na maging mabuting Pilipino. Yung may kamalayan sa kalagayan ng ating mga kababayan. At sana po itong mga bagay na ito ay mapaalalahanan tayo sa araw-araw na buhay. Hingin natin bilang biyaya sa Diyos sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. At sa pagsimula ng linggong ito, tanungin natin ang ating sarili. Paano tayo magiging totoo sa ating pananampalataya? Paano tayo magiging mga Kristiyanong nagsusumikap, magpakabuti at sumunod sa ating Panginoon? Mahal na pong Jesus Nazareno, paalalahanan mo kaming nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Maawa ka sa amin. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sumalignawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan, huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. May pagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging mapagkumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming na mayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga panalangin ng mga frontliners at health workers na patuloy na tumutugon sa tawag na magpagaling ng may sakit sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ay narito po ang alak akin na pa'y dala sa altar mo, panyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ngayon ay sisimlan ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugo at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na itinikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup. Pahundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupuri sa iyong kadakilaan, dinadaki siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakan, at laki na ang isa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Inalay buhay.
sa aming kaloob at pagsasalo, wala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong mga tahanan magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan na nasa kani-kanilang mga bahay, sa kani-kanilang mga opisina. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, niluluwalhati.